Yeah, what made me pursue? Definitely, Hi, mga Mars! I'm Dennis Pepinito, your Volleyballist na malatag, and welcome back to my Hiyachok channel! Yes! So here's the second part of answering your volleyball questions. But before we start, please do subscribe to my YouTube channel as in right now if you are new here. And also, if you haven't watched the first part of this video, here's it is. And it's in the description so you can see it. And just click the link below. So let's start. Wala nang panahon. So let's start. Ate Juday, pwede malaman kung paano ka nag-start gumaling sa pagba-volleyball? Any tips? So, para sa akin, ano ah? So siguro yung pagiging hard work and you have a dedication on these sports. Ayan. Kapag meron kang dedikasyon sa sports na to or sa kahit anong sport is dun ka lalakas kasi ano eh, may dedikasyon ka, diba? So, and also, dun lalabas yung pagiging hard work mong tao na lahat gagawin mo para lumakas. So, ayun yung pinakamagandang, siguro, yung tips na pwede kong i-ano sa'yo. It's all about the attitude. And, ayun nga, kasi yung skills is madali lang yun ma-develop. But the attitude, it is not so easy to develop because the light is coming to give back everything the darkness told. Daw. So, next one, anong pinakamahirap na position sa volleyball? Ang tanong ni Dustin and ni Michael Servilalio. Siguro yung setter because setter is yung nagiging utak ng laro ng volleyball. Ayan. So, siya yung nagpapagalaw ng mga spikers and nagko-control ng bola. So, siguro yun yung sa akin yung pinakamahirap na position sa pagba-volleyball. Kasi, ayun nga, parang na-try ko na lahat ng position. Yung top, bottom, bursa. Charot lang. So, ayun na yung pinaka siguro mahirap. Ayan, para sa akin. Next one is from Brian Kennedy. Pwede mo ba ako turuan ng walang bayad? Oh my God. Siguro ano, hindi, kailangan ko ng pera ngayon eh. Send money. So, siguro it depends on the situation. If mayaman ako, why not? Pero mahirap ako ngayon kaya kailangan ko ng pera. So, kailangan magbayad ka pag turuan kita ng volleyball. Next one from Alexis Yabut aka Bada. I love her calling Bada. What made you pursue your volleyball career? Ayan, what made me pursue? Definitely, Okay, next question from Alexis Marie Yabut, aka Badak. I love calling her Badak because she's Badak. So, ang tanong niya is, what made you pursue your volleyball career? So, for me is, nakatulong talaga to sa aking pag-aaral. Yes, because imagine, from Arania College and then you were a scholar there. So, lessen yung gastos ng magulang ko. So, that's the reason why I pursue playing volleyball. Until na yung college, oh my God, I'm from Taguig City University and the scholar, the tuition there is free. So, ayun, yung pinaka main reason why I pursue playing volleyball. And next from Jade John Dagdag. Your weakness and strength in po sa volleyball. So for me hindi siya yung ano talagang skill yung pinaka weakness ko, yung attitude talaga. I mean before ah, madali akong ma-down and madali akong mahina yung loob ko lalo na kapag maraming negative comments na nanggagaling sa ibang tao. But then ayun nga yung ginamit ko yun bilang strength na ano. Ginamit ko yun na strength na sa volleyball na what if gamitin ko yun na strength. So ngayon, ayun, ginagamit ko yun na parang
yung mga ganong mga critics nila na negative is ginagawa ko bilang positive. So that's the reason why nagpupursu ako mag-volleyball or lalo ako nagpupursige na lumakas is because ang dami nilang sinasabing negative. I just want to prove them wrong. So that's all the pretty shit. And next one is from Paul Cardinal. Paano mo ma-handle ang pagiging captain ball? So, hindi naman ganun kadali maging captain ball. And hindi rin naman ganun kahirap maging captain ball. Nasa tao yan eh. So, as a captain ball, dapat kung ano yung ginagawa mo or ano yung gusto mong ipagawa sa mga kakampi mo is ginagawa mo. So, ikaw yung nagiging leader eh. So, dapat sa'yo nagsisimula lahat ng mga bagay. Kung nagiging pasawa yung teammates mo, it is because of you na pinabayaan mo sila gumawa ng mga ganyang kamalian. So, ayun yun na parang, paano ko nga ba talaga na-handle? Hindi naman ako, kasi ako ganun ka-strict na captain ball. And hindi rin naman ako ganun na parang lahat ng bawal is bawal, ganyan. So, pag masaya or merong times na dapat mag-enjoy, is mag-enjoy. Pero, the same time, dapat mag-focus talaga kami sa goal naming manalo every game. So, yun. And next one is from Kevin DeSoyo. Gaano po ba kahirap ang maging isang team captain? Gaano ba kahirap? Siguro mahirap kasi ang dami expectation from you eh. Tapos, kasi nga diba pag sabing captain ball malakas, but then no. When we say captain ball, dun na siya dapat yung magli-lead sa team na para tumaas yung energy nila eh. So, ayun yung pinaka-purpose ng pagiging captain ball. Now, it's from Lawrence Bisco. Kung magkakaroon ka ng chance na ibahin yung position mo, ano ito at bakit? Thank you for that wonderful question. Na-try ko na lahat ng position, pero nung sa school, sige. Sa school, sa TCU is, open spiker ako. Ayan. So, if I have given a chance to change my position, that will be libero. Ayan, libero because because sa libero si Denden Lazaro yung doon ako nag-start eh. So I really love Denden Lazaro, so that's why nung nag-start pa lang ako sa volleyball, gusto ko na maging libero. And let's proceed to Julia De La Cruz, my girl version. So ang tanong niya is, how do you handle pressure and buzzer? So start tayo sa pressure. Siguro lagi akong pressure sa mga games because ayun nga, ang daming nag-expect sa akin na mas lumevel up pa yung laro ko through the years. But then, may times na magiging off ka talaga kasi it's body condition and also the mental. So siguro kung paano ko na-handle yung mga pressure na yun is, I'm just always looking at the positive side of it. Lagi kong tinitignan yung pinaka mga magagandang nangyayari or magandang nagawa ko sa paglalaro ng volleyball. Kagaya nung marami akong naturuan sa pagba-volleyball, marami akong na-achieve. So, lagi lang ako nakatingin doon. And next is, how do I handle the bashers? So, sa bashers naman, I just want to prove them wrong. Na mali talaga sila na, ayun nga, once na maraming negative comments na nagiging ano sa US, gawin mo lang yun, i-try mong ibaliktad na gawin mo siyang positive. So, paano yung gawin is, gamitin mo yun para mas igiin mo pa yung pagba-volleyball mo. Gamitin mo yun, lalo na kapag dito-training ka or pag pumapalo ka ng bola, isipin mo yun na mahina ka. Tapos biglang, nasa isip mo yung mahina ka. Tapos pagpapaloy mo, biglang lalakas yung palo mo. So, that's how I work on it. Next one, also for her, character or skill. So, for me, is character. Ayun nga, nauna ko na nasabi na ang character is mahirap ma-build. And yung skills is madali yan ma-build. Kaya halos lahat ng mga coaches as inahanap yung character ng isang manlalaro. Hindi sila nagpo-focus sa skills ng manlalaro. Kasi merong training para dyan, pero yung character is mahirap i-train. So, I prefer character. And next one is, why you didn't try out in other university like UP, UE, and so on? So, I don't want to be assuming at all the time. So, marami nagsabi sa akin na mag-try out daw ako sa mga UAAP, ganyan. But then, nag-try naman ako pero hindi ko pinush, again. So, parang nag-text back or nag-call back sila pero hindi ko pinush. Kasi, at una sa lahat is,
ayoko ng mga malayo ang biyahe yan. Ayan, gusto ko yung malapit lang. So, I decided to go to the Gig City University and hindi ko yun pinagsisisihan. Last but not the least, from James Errol Opeña. Do you have any pre-game rituals that you do before every game? Ayan. So, I have three pre-game rituals. The first one is praying. So, ayan. So, before mag-start yung paglalaro, I always do pray because naglalaro ko with God. Ayoko maglaro nung hindi siya kasama because He's the one who give me the skills, the talents that I have. So, dapat hindi natin sineset aside yung ganong bagay na dapat siya mismo yung lagi nating kasama every day as in. And next one is I do meditation. Ayan, lalo na kapag school games or labanan ng mga school. So, nagme-meditate ako mag-isa kasi I just want to freshen up my mind and remove all negativities. So, that's how I deal with my pre-game rituals. And lastly, sing Ariana to listen to any Ariana Grande song. So that's the last one na rituals talaga. I mean, kahit laro-laro lang. So before the game start, yan, nakikinig ako sa mga kanta ni Ariana and also I use my earphones to listen it because Ariana is the bitch. Ayan, may nakalimutan pa ba ako mga tanong? Siguro wala na. Ayan. So, and that's all our video for today. For more volley vlogs and vlogs, please do subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share this video because tomorrow I get 2,000 subscribers. I just want to say thank you all and keep on subscribing to my YouTube channel. That's all. Bye!